babalik ulit sa M3, no? Pero jokes aside, they didn't secure the Hylos. They wanted the Clint and Mathilda, in which case, respectable pa rin to. Mm-hmm. Maganda ang late game damage ng Clint. Alam natin yan, pero hindi natin nakita last game. Mathilda adds more, let's say, mobility for everybody in that squad. They could potentially combo it with the Barats, but this is a very game-breaking pick. Fovius na itatapat sa Mathilda, absolutely great. And a Selena para masabayan ang early pressure ng RSG. Knockout picks to counter burst, shield, and syempre dito, no, ang mobility ng isang Mathilda, ang daming pwede ibigay early game pa lang. Soul Bloom plus the Guiding Wind combination and combo. May dalawang lilipat actually dito. May Yuzhong din. Mm. And binan nga dito ni RSGSG ang Yi San Shin, naging magandang performance doon ni Sunset Lover, uh-huh, and which gave them advantage in having the map presence with the Mountain Shocker. Yeah, and I just wanna add as well, Navi is one of the few teams in M3 na naglalaro ng position 5 Selena. So this might be a position 5 Selena for the side of Navi. Hindi na tayo, pwede pa naman tayo mag-abang ng tanks, but most likely this will be a position 5 Selena. Now they have a lot of magic damage for sure. Kailangan nila ng intense na physical damage dealer. Kailangan nila i-pick ang kailangan dito in the side of RSG and Navi ngayon in this band. Taking the time, tinanggal nila si Cho na pwedeng makapag-pick off sa backline sila. Yeah, and speaking of backlines, wala pa silang backline dito. Mm. Wala pa tayo nakikitang backline damage dealer. Meron silang dalawang frontline na talagang mahilig mag-ipon ng shields. Yeah. And this is really good considering na yung Guiding Wind, pag may gumalaw dyan sa Gedli, biglang lalabas yung demonic force ng Fovius. Ang game-breaking talaga dito ay kung tatama ba ang Abyssal Arrows dito ng Navi. Kasi pag hindi tumama yung Abyssal Arrows nila early, wala silang early game. Yun lang kulang. Pero yun nga, di ba? There's Vision also in the side of Navi with this pick of Selena. Tinanggal nila si Cho. Beatrix as well for RSG. Mm-hmm. Nakita natin yung mga setups and damage yung pinapakita nila from mid to late, and it's just too devastating to look at talaga. Kaya nga, and ang ganda ng mix, no? Meron na silang magic damage from Soul Bloom. May late game damage sila nang gagaling sa Clint. And of course, sustainability and a lot of, let's say, crowd control coming in from the Yuzhong. May Bunggo sa Black Dragon form. Meron na ring knock-up from his third skill. At sinabay ang pangayan ng Petrify. Matatawa na lang ako kung hindi naka-petrify itong Yuzhong na to. Baka may ibang meta, baka malay mo. Ibang meta, no? Pero kailangan talaga yung Petrify. There's a lot of good set na pwedeng gawin ito ng isang Yuzhong. Ngayon, hinihintay natin kung sino ang magiging damage dealers sa likod ng Navi and RSG. Balmond, na ban dito ng Navi. Wow, bakit kaya nila tinanggal yung Balmond? Siguro respect ban for RSG. But I don't see the Balmond being the main pickup here. Actually, Bane pa nga dapat yung tinanggal nila. Because the Balmond is all right early to mid. And siguro tinanggal nila yung Balmond dahil lumulusot sa shield kung sakaling... Ay, hindi nga lumulusot sa shield yung damage ng, ano eh, ng lethal counter eh. So I honestly think that Bane should have been the ban there. But now Bane, Mathilda, nakita na natin to eh. This is actually a combo that Blacklist International does for most of their games. Perfectly executed by the Blacklist International. Now, feeling ko talaga tama yung sinabi mo dito, Navi... maybe saw something na comfort to ng RSG could dominate. Kanina, one of the problems or struggle nila was the XP lane din. Uh-huh. So parang inexpect na nila na baka kunin nila ang Balmond. Pero ngayon, Brody ang sagot. Plus, a Granger for Navi. Okay. This is something new. Feeling ko yung mga analysts natin dyan sa likod, manood na kayo. And for the viewers as well na mahilig mag-analyze ng draft, this is a game to watch. Granger pickup for Navi. Kasabay ng Brody. Again, this is a closing game for them. If they win this one, lusot na sila and RSG has to go home. They're banking a lot on this Granger and the Brody. So this will be a position 5 Selena as we expected. At ito na, kanina pa natin pinag-uusapan, the main counter to Esmeralda is that Hylos. Overall, I think the draft is won by RSG here. But please, Navi, surprise us. Ramdam ko na sa coach, parang, finally, they fall for the trap. Might be. Mm-hmm. Na para sabi mo ka kanina, they were, baka nililid talaga sa point na, kukunin nila to, tignan na to, and maybe, Navi just taken the bait. Tignan natin, ha? Granger plus the, sino yung kasama niya doon?
Si Granger and si Brody. Granger and the Brody. Isa sa mga double marksman combo na unang beses nating makikita sa M3. May debut na naman ang Wombo combo na gusto gawin ni Navi. Could this be their dominating match against RSCSG? Papawiin na ba? Or ang Navi will have this dominating game? Tignan natin na RSGSG. I think they won the draft. Ganda ng mga picks nila against the picks of Navi. Pero kanina, ganun din naman ang storya. At nagkataon pa nga na natalo sila sa execution. SG, they need to level up their game if ever gusto nilang manalo in game number 2. They need to put a great step forward. RSGSG now is fighting sa kanilang tournament life. Kung gusto nila mag-sustain and ma-enjoy pa ang labanan, kailangan nila ng game number 3. Kailangan talaga nila ng game number 3 dito. RSG, wala pa naman silang massive rotation here. At yung Selena at yung mid Brody actually, naghahanap dito ng possible steal on the Lethal Wanderer. Di naman nila makukuha. Rotations-wise, ang jungler pala nila ay actually yung Granger. Interesting. Dito nga ang double marine, nakita yung double marksman combo si Nagib na naka-electro flash din and Sunset Lover on a killing spree. Yeah, and the beauty of this mid lane marksman is medyo mas safe siya dito compared to the gold lane. Hindi siya yung tipo na talagang iipitin agad-agad. Yeah. And I think Midnight pointed this out in one of his analysis na talagang mahilig ang mga ibang teams maglagay ng marksman sa mid lane. Ito na nga ang mid lane magic ng Navi and RSG. Sino nga ba ang iiral dito sa kanilang kagalingan? But now, Navi. Mukhang gusto guluhin si Lolsi. Si Sana magiging unang target. Sinaspam dito. Konti na lang na hit pero aabot ba? Pero ngayon, mapapaback out na lang with the Guiding Wind kasama dito. Ito wow! First blood na nga. Look at the Death Sonata coming in from Sunset Lover. Kaya nila pinag-protectile city. Tatlo ang sumalubong kay LY4. Akala nila walang vision dun sa bush. Men, walang vision dun sa bush. Pinag-check bush ni Sawo. Yung kanyang abyssal arrow. At sinabay na nila lahat ng projectiles. Parang kang nagme-matrix dito, men. Ang dami mong iniiwasan. Ang dami ang iniiwasan dito. Pero si Diablo, iniikutan mismo ang membro dito ng Navi, but now nakuha dito ng Turtle, successfully taking it without any contest. Man, this is very surprising coming in from Navi. Akala natin medyo weird ang kanilang komposisyon, pero ang dami mo palang iiwasan. Abyssal Arrow, Death Sonata, yung Corriente. Yung Torn Apart Memory pa. Torn Apart, hindi mo maiiwasan yun. Wala, no? Pag natamaan ka ng apat, magdadasal ka na lang. Yun yung mga moments sa isipin mo, ayoko na sa teamfight, aalis na lang ako dito. Pero may ahabol, no? Wala, may ahabol. Ito, may yung follow-up talaga ni Sawo, laging on point. It's either iiwas ka ng gameplay or kumbaga, pwede lang i-wrap around eh. Well, it's too dangerous then to even check dahil si Lila sa likod din eh. Yeah, and interesting ha, si Sawo ay naka-support emblem Nagib. Nagib? Mga nga di pang buhay? Si Sawo, na-stand dito si Sana, pero LY4 and Lolsi. Tatamay lang, uy, nati-TP ata dito. Maagang TP pa ata to, Lods. Oo, oh, parang ano pa eh, konting sindakan moves pa tong mga to. Hindi pa yung tipo na sure win TP, oh. Oh. Na-swap test. Ito na nga ang glorious pathway nila pag Sunset Lover umalis. Si Sawo, hindi natakot nilabas ang Abyssal Arrow. Gumaganti muna, nag-exchange ng skills. At dito si, mismo si oh, Baby no, Cakes. Baby maalanganin! Cakes! Sawo! Finishes the job. Imagine mo yon, matamaan ka ng isa, matatamaan ka na ng lahat. Ang hirap nun, man. Parang binatos sa'yo lahat ng, alam mo yung sa ano? Pati pinggan, ang sakit nun. Ang sobrang sakit, tuloy-tuloy talaga yung mga projectiles. 3-0 ang kill score natin at tumataas na ang gold lead ng Navi. 2.8 lead, pero oh, Guiding Wind kumonek, pero tinapos na doon si Nagib. Walang hesitations kay RSGSG. Grabe yon, flying swab test jutsu. Aray. Pinakita na ng RSGSG. Akala mo, masakit yung swab test mo. Mas masakit yon nang galing pa sa langit. Damage from above. RSGSG pumipwesto dito kunang turtle. Si Defender, sinusubukang bawasan ang depensa. Si Sana nga nakakakuha ng damage. Nilapagan ng Falling Star Moon. Si Defender nandito. Sunset Lover na rin. Si Defender sinusubukang makuha ng isa. But RSGSG, nilapagan na naman ng Glorious Pathway. Sabay, Deadly Catch! May nahuli ba? At nahuli nga si Lil. At eto na nga. Sunset Lover sinusubukan
makakuha dito. Pinapalayo ang RSGSG pero... Si Defender, oh, mag-i-enjoy ito. Eto na. Naghahanap eh. Sige, babad kayo dito guys. Sasayaw lang ako dito. Oo, at eto na nga. Turtle, sinimulan na muli ng Navi. Nag-aabang sila ng tempo dito sa RSGSG. Pero mukhang papamigay na muna ng Singaporeans. Nakakuha naman daw sila ng kill. Papamigay na lang niya ang Turtle. Eto na nga ang Turtle. Sabay, dito naman. Kinukulit ni Defender si Diablo. Medyo ano eh, no, parang gugustuhin talagang yung Defender makakuha ng shields even for Evolvius. Nagib! Tatlo na naman! Ako, baby cakes! Nakakuha na naman dito ng isa from Navi. Sawo and si Lil. Lumiresponde din sa tamang oras pero ngayon, RSG nakakaramdam ng urgency. Ito na naman tayo sa mga flying swab test. Yung mga tipong lilipad may kasamang kabayo. Tapos hirap bigla kang sasaksakin, hindi ka na makaalis. Nako si Lil, makakapag-demonic force naman. Apat, laban sa dalawa. Madedefend nila ang kanilang tore. Kailangan talaga i-utilize ang early game ng RSGSG. No? Nasa kanila ngayon yung bola eh. Mm. Pero ngayon, si Sawo sinusubukang makakuha dito with a sticker ng Onyx ID. Uy, bakit mo ginagamit ang mga sticker nang na-eliminate na? Pinapaalala lang. Ino-honor lang ng konti. Ay, kumunik. Kumunik na naman. Nagdash papunta doon. Sabay nila pagkana ng Doors Pathway. Sinusubukan sa Tadlover at isa ko makuha ng isa. Pero si Sana, kukunik ba? Hindi, nakaiwas pa doon. Pero si Nagib, ingatan sa Gedli, Sawo at ang apat na member ng Navi nakaabang pa rin. Pero nabawasan ng isang tore dito ang RSGSG. Grabe yun, no? Nagdash. Natamaan pa rin. Tumagal pa nga yung stun. Pero surprisingly, hindi siya namatay doon. Nandun lahat ng tropa niya. So guys, pag namatay ka at natamaan ka ng Abyssal Arrow, tas wala yung tropa mo, kasalanan nila yun. Hindi mo kasalanang natamaan ka. Okay lang matamaan. Okay lang. Pero mag-iit kayo, masakit yun. Pero doon nga, Nagib. Nakabawas ito ng tore di, sa baba. Pero ngayon si Sana. Nakulik, kumunik naman ng Abyssal Arrow. Masakit, pero Sunset Lover! Sabay labas ng first kill. Glorious Pathway ginamit para dumipensa. Pero Sunset Lover, tingnan mo, wala ng araw. Oh, gabi na. Gabi na daw. Tapos na daw ang pagiging lover. Now, he is, ano bang kabaligtaran ng lover na hindi hater? Sama kasi ng hater eh. Oo nga, Medyo lover. Love hurts. Napakasakit ni Sunset Lover. Too much love will kill you. Ayan na nga. Pero panoorin natin ang replay. Brought to you by Oppo. Ito ang tumama. The Magnet Gaming. Galing sa Abyssal Arrow dito ni Sawo. Sana sumidestep ka na lang. At ayan na nga. Nakakuha ng dalawang kills. Killing spree para kay Sunset Lover. And this is such a massive turn of events para sa Navi. Kita na ang kanilang power spike. Here comes a fight. Ito na nga si Lol. Si Nagib. Tinapos na. Pero si Diablo susubukan tumakas gamit ang kanyang Black Dragon. Masyadong nagalit si Lil. Grabe na palalim. Dahan-dahan lang Lil. Medyo na palalim ata tayo doon. Pero grabe dito ang Navi, no? Pag kung merong kasabihang pag tumingin ka akin ka, pag nahuli ka, akin ka talaga. Oo, pag nahuli ni Lil, talagang akin ka hanggang base. Pero kahit mamatay siya, tumama na naman. Grabe ka doon, Sawong. Ngayon, hula-una naman, hindi nagpapaawat magpalabas doon ng Abyssal Arrow. Ngayon, mukhang hindi makadepensa ngayon ng RSGSG, nagtitipi na. Confident si Kuya mo, Sawo. O, isa pa, patamain mo, tapos tipihan mo. Ito yan na ang bagong Selena combo pang TikTok Lods. Gamitin mo na yan, pang-highlight na yan. Ito na nga, didepensa ngayon ng RSGSG, Navi. Wala pang 10 minutes pero my gosh, Womi, walang nabawasan kay isang tori. Ang sabi nila, pwede pa pang next game. Next game gaming, ang sabi ng Navi, sige hindi kayo makakapush. Paano kayo makakapush? Eh umiiwas kayo, nagme-matrix kayo doon sa likod. Nandun si Neo, nandun si Trinity. Nandun na rin si sino ba? Si Fovius. Sino nga yung pangalan? Basta may use din. Morbius. Morbius, tama. Morbius. Yun yung mga madami, yung mga naka-glasses. Pero ito nga, oy, nagtitipin na naman, Defender. Tri Martizi, magbilang-bilang ka na. Oh, si Sawo, lumalabas ang confidence ngayon ng Team Navi. They want to take the base of RSGSG. Makakayanan bang tapusin pero nakaramdam na sila. Mukhang nabusog sila early game pala. Oo nga, busog na busog sa bala at sa mga arrows. At saka yung mga flying swap test kanina, laning lang naging problema. Ngayon, iniiwasan na nila. Ang dami nilang iniiwasan eh. Pagka lumapit sila, nandun na sila sa range ni Nagib.
delikado yun. Mm-hmm. Delikado din dun sa labas ng range. Ang dami nilang kailangan iwasan bago sila makapasok. Nakaipon eh. Nag-igib, sinagib. Marami ng tubig. Shoutout na lang kay H2O. Pumasok sila ton. Mukhang na Sandius yung nga dito. Nilabas ang doors pathway. Dumipensa pero Sunset Lover on a streak. Mega kill si Diablo. Hinaharangan pero sa likod si Lil. Jumping action sa may si defender. Binabawasan ng shields. At ngayon, hindi na mapipigilan ang power spike. Nag-igib. Slam. And welcome to Japan. Japan. Oh yeah. Oh, tama. Bakit naman na pa-OE ka pa? Ayan na, nakapush na. Ito na nga ang laban, Navi. Hindi na pa, hindi na nagpapa. Nag-aaksayang ng oras. Slam and jam. Pinate doon mismo sa Lord. Min, Lord, hindi pa masi-secure ng Navi. Wala silang retry. Ganda ng pasok ni Diablo. Gamit ang kanyang Yuzhong. Pero ang nangyari kasi noon, habang tinutunaw siya, lahat ng tropa niya sa likod, nung nag-drive siya palayo, pagtingin niya sa likod, Min, wala na. Nasa na sila. Namatay na rin pala. Wala GSG. Naku, mukhang mapapatawag na ata ng taxi. Kailangan na bang umuwi ng Artist GSG? Pero ang Navi ngayon, sinisiguradong merong pang kakayahang bumawi pa. Pero ang Gold Advance Womi, this is 8.1 gold lead. 8.1 gold lead sa Projectile City na pinakita ng Navi. Ito na ang Flying Swap Test! Kaya ba sagutin ni nagibang damage? Tatlong sumasalubong galing sa Circling Eagle. Uy, hindi na kumalik. Diablo, tinapos na rin. Medyo napalalim tayo doon, Nagib. Pero Navi, the sacrificial play. Oh, the sacrificial play coming in from Nagib. Nagib ko ang aking buhay at Nagib ko ang Lord sa Navi. Igigib ko ang game na to para kay Navi. Nako, tingnan natin kung kaya ba ng Navi tapusin ang laro. It's a 9K gold lead with a luminous low. Actually, hindi pa luminous. Medyo na-hype ako. Okay, 11 minutes pa lang. Ang hype talaga. Ito, counter nga. Arishi tatlo. Umabaliktad. Pero tumalo na dito. Falling Star Moon ulit. Kay Defender, kinukuhaan ng shield. Nahihirapan mag-regen ngayon ng RSG. Kailangan mag-back away. Lil and Sawo nakabantay. Mahirap talaga. Ito yung sinasabi mo, pag napunta talaga sa range ng isang Selena, delikado talaga. Oh, yung mga tipo na biglang liko, yung wala namang U-turn, pero bigla kang yumu-U-turn kasi iniiwasan mong matamaan ng abyssal arrow, tapos pag lumiko ka naman, may naghihintay na death sonata. Paano kayo magde-def, RSGSG? Tumalon si Defender, nilabas ang deadly catch para dumipensa. Defender, nakaredy na pero kalati ng buhay, pero ngayon si Lil, sinusubukan makakuha rin dito ng isang tore na wala na rin. Wala ng tore ang RSGSG. Fighting for tournament life. Makakaya na pa ba itong depensa or i-comeback, Omi? Dalawang team na lang ang nanatili para sa SG, RSG, SG at EVOS SG. Actually, dalawa lang naman sa simula pa lang. Tingnan natin kung mababawasan na ba ng isa. Dahil mukhang malapit na ang katapusan. Abyssal Arrow, tumama kay Hylos. Mahirap. May sniper din pala dito sa Navi. Pero mas magaling yung sniper natin. Ito na nga ang mga items. Almost locked na rin ang iba. Nako, no? Nandito na tayo sa punto na actually madami ng items sa side ng Navi. Sa side ng RSGSG, medyo kulang-kulang pa. But on the people that actually matter, marami naman silang laman na. Kaya nilang bumawi dito even if it is a 10k golded. We've seen worse. We've seen 50 HP bases. Mababaliktad pa. Shout out kay Chico Guys! Chico Guys! Laging on the verge of on the go. Kaya nga, di ba? Tingnan lang natin, may comeback potential pa naman ang RSGSG. Tingnan natin na, Navi, kaya nilang tapusin to basta tumama mga skill shot sila. Ang tanong, hanggang kailan naka-on ang kanilang aimbot? Ito, feeling ko si Navi, labi naka-sawon. Naka-on. Naka-in na eh. Sawon. Sawon. Nilalabas sa... Hindi na nga win eh. Sawon. We won. Panalo na. Sawon. Sawon. Yun yung ginagamit mo para malinis ka. Yun. Sawon. Sawon. Always repeat. Pre, wait lang ha. Set up pa na natin ito kasi. Set up. Alam mo, di na lumalabas ng base eh. Alam mo kung bakit? Sawon. Oh. Siya yung nagpapalabas una ng ano eh. Nang kumbaga set up. Kailangan talaga hugasan. Di ba? Sawon pang hugas. Pag binaliktad mo, walang hugas. No was. No was. No was. No was. Oh. Pero RSG, kaya pa bang i-wash away ang damage ng Navi ngayon? Nasa quarantine sila. Men. Ngayon, Pinabalik ng quarantine. Hinahayaan nilang i-push pero men, mahirap to. Makahul na dito ng tatakas isa. Tatakas ng quarantine. Hindi nakita pero nakaramdam ng conceal ang Navi.
Nakakalungkot, men. 5 tao nagsishare sa isang lane at may matatamaan na naman. O, hindi kakagatin. Nanakot lang. Nanakot lang. Si Lolsi kasi, sabi mo kasi, tinatarget talaga ni Navi yung only people that matter. Oo nga, kumbaga parang sabi niya, hindi ko kakagatin kung hindi masarap. At ang masarap ay yung mga madaling mapatay. Kailangan talaga maganda ang timing ni Sawo palagi. Pero feeling ko iniintay nila yung Luminous Lord ngayon pa lang. Kasi kanina, it's either nag-hesitate sila ngayon na pwede pa silang ma-set up ulit eh. Oh, actually, no, ito si Sawo, ang ating paboritong si Lina. Hindi, si Baloyski yun. Si Baloyski yun. Laging busog. Oy, grabe ka naman. Yun ang sinabi ni Dilar. Oh, kaya nanalo sila. Yun sabi ni Dilar. Oh, yes. Si Dilar ang fact nagsabi. Yun. Oh, oh. Facts only. Yep. Oh. Kailangan talaga madaming abyssal traps dito sa base ng RSGSG. Naghihintay. Pero ngayon sinisimula ng pagbasag sa Luminous Lord pa lang si Lil. Nakabantay si Lolsi. Carpet. Kinakaya ba? Ito na nga. Oh, ultimate no. Gumonek. Tinapos na rin. Oh, mismo ni Sawo. Si Lil. Kinakaya pa. Hindi na kinaya ni Sana. Nakadobo na rito si Sawo. Si Diablo as well. Si Nagin tinapos na rin. Wipe up si BB Cakes. Nako. Mukha mabibake na dito ang RSGSG. At ang Navi nga, eto na. Confidence. Walang Luminous Lord. Walang Lord Lord. Kaya namin ito tapusin. Ngayon pa lang nag-iisa. BB Cakes na lang. Sunset Lover. Tinapos na ang lava. Navi gets it with a 2-0. Goodbye RSGSG. Maganda ang pinakita na kanilang pinakita no group stage. Respect, respect, respect. Respect, respect. Respeto. Respect.